Hello guys, so sa wakas po ito na po yung video na hinihingi po ng mga iba natin mga kapatid na gusto po ng tutorial po ng introduction po ng Diyos ay pag-ibig. Ito na po yung introduction at saka ituturo ko na rin po yung plucking. So pasensya na po kasi yung mga iba last year pa yata nag-request pero medyo na nag-hold po sa oras. Anyway, ito na po yung video. Dalawang klase pong gagawin natin. So yung isa na introduction ay yung medyo basic, madali para po sa mga beginners at saka yung medyo advanced ng konti. Doon sa video na nakita nyo sa una ay medyo advanced po yun. So, pero pareho din lang po doon sa basic. Medyo madali nga lang ng konti. So yun pong ituturo ko po sa inyo. So pasensya na po dahil medyo natagalan. Ngayon lang po nagka-chance. Kaya gagawin ko po ang kaya ko para maituturo ko po sa inyo. So ito na po yung unang introduction na ituturo ko po sa inyo. Ito po ay yung medyo madali. Basic lang po siya. Mas madali po ito kaysa dun po sa video, sa original na in-upload ko last time. So yun ay medyo pang advanced na ng konti. Ito po ay para po sa mga beginners po talaga. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga strings na kinakalabit ko at kung ano saan ko po tinitipa yung mga individual strings na ito. So kung isa-isahin natin yung strings individually, parang yun po yung una. So ang ginawa po natin dito ay itong second string sa third fret. Yan po ang unang kinakalabit ko. Tapos, dito susunod yung second string sa my first fret. Pero dito, pinagsasabay ko na po yung bass ng G. So, parang ganun siya. So, tapos open, dalawang beses na kalabit. Tapos, dito na tayo ngayon sa third string sa my second fret. Tapos dalawang kalabit din siya. Tapos open. Tapos kalabit ulit. Tapos kalabit siya dito sa my fourth fret ng third string. Tapos B, 7 suspended. Tapos B7. So yan yung una. Parang ganun siya. Isa pa. So, ang position ng kamay ay nakapurma kayo ng G. Ito ang gamitin nyo na lang para hindi kayo mahirapan. Kailangan kasi yung position ng daliri, maganda yung pagkaposition para hindi kayo mahirapan. Para kunyari nasa G kayo, ito na lang dalawang kamay at daliri ang gumagalaw. Parang ganyan. So, naka-G kayo, no? Tapos, pero yung maliit na daliri, nasa second string na siya sa third fret. Tapos, tanggalin nyo siya. Ito naman ngayon ang maglalaro. So nakita niyo yung difference pagka tama yung position ng kamay. So parang ganito siya. So G. Yun yung una. So isa pa.
So, pag-position. Tapos, ang susunod. So, okay, ulitin natin ulit. So, ang kinakalabit ko dito, yung first string sa third fret, parang hammer siya sa my fifth fret. First string, fifth fret. Tapos dalawang ulit-ulit na kalabit dito sa third fret ng first string. Tapos bababa natin siya sa second fret. Puro dalawang kalabit. Tapos bitaw. So, tapos sa pangkalabit na open. Tapos C, pero meron kang tinitipa mo yung maliit na strings, string dito sa third fret ng first string. So, pero dito, nakalimutan ko palang sabihin, kailangan dito, kinakalabit din yung open string ng E sa sixth string. Parang, C siya, pero meron siyang nakatipa ka sa maliit na string. Sa first string, sa third fret. So, isa pa. Yan. Tapos nun, ina-adjust ko lang siya. Parang C siya, C shape dito sa may D. Pangalit 1, 2, 3, 4, 5, 5th string. D yan, D7. D7 siya, pero ginagamitan ko siya niyan. Nakatipa ako dito sa parang C shape sa D. Tapos, nakatipa ako sa 1, 2, the 3rd string sa may 5th fret. Tapos D7, ginagawa ko ganun. Parang tapos D7 na. So, yan yung pangatlo. So, umpisan natin. Sa pa, single strings natin. Yung isa naman na intro na ginawa ko dun sa original video ay medyo mahirap at saka medyo komplikado para sa mga beginner siguro, kasi medyo mahirap yung position ng mga daliri at saka yung sabay ng kalabit ng strings. Well, anyway, kung gusto nyong pag-aralan, gusto nyong idagdag sa inyong kaalaman, pwede rin ninyong pag-aralan. So ituturo ko sa inyo. Thank you.
So dito sa pangalawang intro, ang kailangan i-practice natin itong daliri natin, itong ring finger at saka itong maliit na daliri, kasi sila yung major fingers na naglalaro sa mga maliliit na strings. So yung position ng daliri ang pinaka-importante dito, kaya pag-aralan natin kung paano yung laro nila. So ang ginagawa ko rito, yung first na kalabit natin ay yung second string. Yung pareho din sa una, second string sa third fret. Tapos, nakita nyo, nakabar ako dito sa fifth fret from fourth string hanggang sa first string. Tapos, meron, tinitipa ko rin yung first string dito sa eighth fret. So, parang ganyan siya. Tapos sabay yung bass ng octave. Yan yung G. Yan yung octave. Octave ng G na bass. Pero pinagsasabay ko sila dito. So, parang ganyan siya. Tapos yung magagamit nyo na ngayon itong ring finger. So, parang ang ano niyan, ganito. So ito ay yung sa second string sa my 8th fret. Tapos, so dito, ito ay B7. B yan, B7. Pero nilagyan ko siya ng sa yung second string sa my 10th fret. So yan, nakatipa rin yan. So 7. Parang B7. Ito siya. Pero dito ko naman kinuha. Yan. Yan siya, pareho sila. Diba? Ito naman. So ulitin natin. Pero nakita nyo, ginawa kong ganyan. Tapos, ito, hindi na ako nag-7. Hindi ko na kinumpletong B7. Bali, tinanggal ko ito. Tinanggal ko yan. Tapos, nakaipit na lang siya dyan yung second string sa 10th fret. Kasi ang kinalabit ko dyan, yung bass. So, yung bass ng B sa may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th fret. Tsaka yung 10th fret sa second string. Kaya ginamit ko ito kasi pag nag-plucking ka, halimbawa pag nag-plucking ka, pwede rin nyo rin ilagay yan. Pero kasi hindi ko naman kinakalabit yan eh. So isa pa. Tapos yung susunod dyan, E minor. Ang ginagawa ko sa E minor, hinahammer ko itong second string from 8 to 10. 8th fret sa 10th fret. Parang naka-E minor kayong ganyan. Tapos open. So, parang ano niyan? Nakita niyo yan? Hinahammer ko yung second string sa 8 tsaka 10. Tapos yan na lang yung 8th fret. Doubling kalabit.
Tapos open siya. Dito na tayo sa yung third fret sa may 3rd string sa may 9th fret. Parang kita niyo. Pero ang ginagawa ko, nakita niyo yung bass, kailangan sabay. Sabay sa hammer. Pakita mabagal, papakita ko sa inyo na mabagal. Okay? Tapos bita din. Tapos so nakatipan na siya yung maliit na daliri sa third string sa may 9th fret. So isa pa. Yun yung C. So yung kalabit ko dito sa may 2nd string, sa may 7 at saka 8th fret. Tapos C. Tapos yung ano na, D7. So isa pa. So, dito siguro may nakita kayo dito na hindi ko na tinatanggal, pero yun yung kanina. Yan yung kanina. So, isa pa. Sa plucking naman ay basic lang yung ginawa ko. Bali, nag-start ako sa bass, tapos 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2. So, bass, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, lipat, bass, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, lipat. Pero hindi lahat ng chords ay ganun ang plucking, kasi mayroong chords part diyan ng lyrics na hindi pareho yung measure. So mayroong bitin na part. So pag bitin na part, ang ginagawa ko halimbawa dito sa E minor, 3-2, ginagawa ko na lang or dinadagdagan ko ng 3-2-1, tapos bass 3-2-1. Parang ganun na lang ginagawa ko kasi may part na bitin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yun. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay sa dilim at pag-asa. So yung part ng E minor, parang bitin talaga siya. So may mga part dyan na bitin, kaya depende, nasa sa inyong gitarista. Pag mas na nyo maigi, pakiramdaman nyo kung saan yung part na medyo bitin at mabilis yung lipat ng chords at saka yung bigkas ng lyrics.
kailangan magtugma sila. So either ang gawin nyo bass 3-2-1 tapos bass 3-2 or bass 3-2-1, so alternate, gawin nyo yun, practicein nyo kung paano talaga yung para sa timing, kasi ang importante dyan yung timing. So ganun lang ang ginagawa ko sa buong kanta, yun lang yung ginagamit kong plucking. So bass 3-2, 3-1-2, 3-2, bass 3-2, 3-1-2, 3-2, bass 3-2-1, bass 3-2-1, tapos lipat. So practice niyo yung daliri. Ang ginamit ko isang daliri lang para makita niyo ano. Pero normally pwede niyo, pwede niyo gamitin lahat yan, pero para sa advance na, sa susunod na lang yan pag-aralan niyo. Pag alam niyo na, kabisado niyo na kung ano yung mga strings na tinitipan niyo, doon na kayo mag-start na parang para tumaas ng konti yung level niyo. Practice, practice lang, ganun lang. So isa pa, ulitin natin. Bass 3-2, 3-1-2, 3-2, lipat. Bass 3-2, 3-1-2, 3-2. Alam nyo, pwede rin dagdagan nyo ng konting strumming. Hindi naman lahat pangalan nito, plucking kaganito. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa. Tinan nyo, mayroong mga pang ganon-ganon. At siyang nagdulot, see, sa ating buhay liwanag sa dilim. Tinan nyo, at pag-asa. So, dagdagan nyo ng style, hindi lahat plucking. Kung saan kayo mas komportable, doon kayo. So, ang pinaka-importante dito ay practice. Practice lang yung daliri. Tapos kung yung tenga, kailangan gamitin natin kasi dapat yung pinapakinggan natin kung ano yung mas maganda. Tsaka kung ano yung mas kumbaga presentable para sa tenga ng ibang tao, yun pag-aralan natin. So give time sa practice at tsaka sa chords. Importante yan, yung chord, kailangan alam nyo yung chords kung saan, dahil minsan nararattle tayo sa paglilipat, minsan din natin alam kung paano yung E minor, paano yung C, paano yung D, paano yung G. So i-master nyo yung chords, yan ang importante. Tapos, kailangan yung timing. Yan ang importante sa gitarista. Kasi kung wala ka sa timing, patay na. Wala na rin yung mga singer mo. Patay na rin. So, sintunwebe na lahat. So, anyway, practice lang ang gagawin natin. Ano? Okay. God bless sa lahat. Salamat.